Kadalasan sa mga manggero is natatakot sila sa tinatawag na kurikong kasi nagdudulot ito ng napakalaking failure sa pagmamangga. Aabot po ng 100% na wala ka talagang makukuhang bunga pag hindi mo ito makontrol. Magandang araw mga kaibigang magsasaka and welcome back sa aking munting channel. At ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa edad ng ating mangga na 40 Duffy. At this time is nagkakandak tayo ng spray at aking ipapakita na rin ang update sa aking mangga. Tara! Kung ngayon ka lang nakabisita sa aking munting channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin po sa notification bell para updated ka sa bawat videos na aking ilalabas. Tayo hindi babaero, kundi manggero. Halina sa AgriFuture TV with Juji Kuchia at sabay tayong matuto. Tara! At sa ngayon ay pag-uusapan na naman natin ang mga pesticidyo at saka common pest at saka sakit na makikita sa stage na ito. Yung mga kaibigan natin dyan nagmamangga at saka lalo na po yung mga newbie, nagtatanong sila kung anong chemicals ang ginagamit natin sa pag-spray. Ang ginagamit natin at the age of 37 Duffy is yung chlorpyrifos. Chlorpyrifos na chemicals, bali 150 ml. Tapos lagyan lang po natin ng mangkusib na 250 grams bawat drum. Ayan. Yan po ang mga chemicals na ginagamit natin sa 37 Duffy. Ngayon, ang edad ng ating mangga is 40 Duffy is nag-a-additional tayo dito ng Minictostar. Ginagamitan natin ng Minictostar dahil sa stage na ito is prone na po ito sa seed fly. Ang ginagamit ko isang sachet na Minictostar tapos lagyan lang po natin ng 150 ml na chlorpyrifos para medyo may amoy po ang ating area para hindi po lalapit yung mga insekto at saka nilagyan po natin ito ulit sa ngayon ng mangkusib at saka naglagay rin tayo ng potash na foliar fertilizer. Nagkakandak po tayo ng spray sa araw na ito. Yung iba ay nagtatanong kung ano na naman yung mga insekto na present sa edad na ito. Nandyan po ang thrips sa bunga at nandyan po ang kurikong. Kasi sa edad na ito sa 40 Duffy is prone na po ito sa tinatawag na kurikong o seed fly. Ayan. Ngayon guys is aking ipapakita sa inyo ang pamamaraan sa pag-spray. Tara! Tayo hindi babaero, kundi manggero. Halina sa AgriFuture TV with Juji Kuchia at sabay tayong matuto. Tara! Ito po ang pamamaraan sa pagkandak ng spray. Medyo
binabasa po natin yung mga bulaklak ng mangga o yung mga butil na talagang tatamaan po sa ating nusol. Ayan, yan si Paring Ronron. To make sure na lahat ng butil ay mabasa, ay kailangan na akyatin ito para makuha hanggang sa taas. Ayan po si Paring Ronron. At puntahan na naman natin si Sicardo Dalisay. Tara! Kakatapos lamang niyang umakyat sa puno at lumipat siya dito sa other side. Yan si Cardo. Paano po ba makokontrol ang tinatawag na kurikong? Since umabot na po tayo sa edad na 40 Duffy, is ito po yung napaka-crucial o delikado po ito sa tinatawag na kurikong dulot ng seaseed fly. Minsan yung iba ay nagtatanong kung paano ba maiiwasan yung problema sa seaseed fly. Ang pamamaraan ko sa stage na ito, simula 37 Duffy, is nagkakandak ako ng spray o tinatawag na close interval every 3 days. Nagkakandak ako ng spray para hindi po makapasok ang tinatawag na seaseed fly. At yung ginamit ko na insecticide is yung Minictostar mula po sa Syngenta. Bali, isang sachet, tapos haluan lang po natin ng chlorpyrifos, kahit anong brand, at saka lagyan po natin ng mangkusib na fungicide. Bali, dalawang beses po tayo mag-a-apply ng Minictostar sa ating manggahan. 40 Duffy at saka 43 Duffy. Same lang po ang ating ilalagay na chemicals at ating pamamaraan sa pag-spray. Paano ba makikita ang thrips sa bunga? Makikita po natin yung thrips sa bunga pag tinitingnan po natin ng malapitan. Ang kulay po niyan is puti na nagkakaskas doon sa mismong balat ng butil. Since dito wala kang makita kasi na control po natin yung trip sa bunga. Ang secondary effect po niyan is pag maulanan is magiging scab po yan at masisira yung balat ng butil o bunga. Yan po ang ating butil ng ating mangga. Ayan. Sa stage rin na ito is naglalagay po tayo ng foliar fertilizer. Ang nilalagay ko is yung Growmore na red, yung mataas yung potassium content. Tayo hindi babaero kundi manggero. Halina sa AgriFuture TV with Juji Kuchia at sabay tayong matuto. Tara! Ito na po yung ating butil ng ating mangga. Yan, kung makikita ninyo sa aking likuran, is napaka-healthy ng mga butil. Ayan, kung makikita natin sa panikil na ito, ito unhealthy po ito. Itong maliliit, itong malaki ay healthy. Ito, mayroong isa, dalawa, tatlong healthy na butil. Ayan.
Yan po ang update sa ating mangga na may edad na 40 Duffy. After po sa araw na ito na nagkakandak tayo ngayon ng spray, yung iba nating mga kasamahan, lalo na po yung mga newbie, ay nagtatanong kung kailan na naman tayo babalik. Gaya ng sinasabi ko na close interval po ang ginagawa po natin para maiwasan po natin ang problema sa seaseed fly. Kaya babalik tayo dito after 3 days, so 43 Duffy na po ang ating mangga. Mag-i-spray na naman tayo. At sa mga nagtatanong kung hanggang kailan po ba na mag-close interval, hanggang 55 Duffy. From 37 Duffy to 55 dapat close interval. At depende yon sa lugar. Pag medyo malamig ang lugar o parating umulan, is dapat na naka-close interval po tayo sa pag-spray para maiwasan po ang paglapit ng tinatawag na seaseed fly. Tayo hindi babaero, kundi manggero. Halina sa AgriFuture TV with Juji Kuchia at sabay tayong matuto. Tara! Sa atong mga higala diha nga gusto na magpabalot sa inyong mangga, tapos wala kamoy makita na dekalidad na papel, duula si Paring Jong o Runin Duong makita sa Sitio Manggahan, Barangay Mati, Digos City. Po ang aking update sa aking mangga. At kung bago ka pa sa aking channel guys, is huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin po sa notification bell para updated ka sa bawat videos na aking ilalabas. Ito po ang inyong kaibigang magsasaka. Once again, God bless and bye-bye!